Magandang araw po sa ating lahat. Narito na naman muli ang inyong madiskarteng nanay at ngayon ay magbabahagi ako sa inyo kung paano ba gumawa ng chicken hamonado. Napakasimple lang ng mga sangkap at alam kong kayang-kaya niyo itong gawin. So tara na, atin ang simulan. Ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap na ating kakailanganin. Para sa sangkap ng ating chicken hamonado, unang-una kailangan natin ng isang buong manok. Pwede rin kayong gumamit ng puro hita kung gusto niyo ng ganon. Pineapple juice. Garlic. Dark brown sugar. Toyo. Asin. Pamintang pino. Then maglalagay tayo ng MSG o bechin. Pero konti lang po yung ilalagay natin para dagdag linamnam para sa ating chicken hamonado. So napakasimple lang po ng ating ingredients at siguradong madali lang hanapin at madali nyo itong matututunan. So tara na, atin ang simulan. So ngayon mag-start na tayo. Naglagay ako ng plastic gloves para sa ating pagmamarinate. So imamarinate po kasi natin itong ating chicken hamonado para mas manuot yung linamnam. Sa pwede ninyong ihahin ngayon. So, yan. Ngayon, lagyan lang natin ng paminta. So, natin niyo po yan kung gaano karaming gusto nyo. Then, irab lang natin. Isunod na rin natin yung ating asin. So, paglalagay po ng asin, dapat pati loob. Lagyan ninyo, yun yung labas. So, then, lagyan natin ng konting bechin. Ito po ay optional. Kung ayaw nyo maglagay, pwede pong wala nito. So, mga tatlong taktak lang. Nalirap po natin pati loob. So, itong manok ko ay tumitimbang ng 1 kilo at 2 buhet. Yan, pagtapos nyan, isunod na natin yung ating dark brown sugar. Marami po talaga to. So, irap nyo lang po ng irap sa buong katawan niya. Matutunaw po yan kasi imamarinate po natin to. Napakadali lang po nitong sundan. Dahil napakasimple lang ng mga sangkap. Then yung ating toyo. Dapat lamas, ano lang, lamasin nyo ng inyong kamay o kaya parang para kayo nagmamasahe para manuot yung ating bawang. Lagyan nyo sa loob ng bawang para mas mabango. Then susunod na natin yung ating pineapple juice. Ayan. May kita ninyo. Nakaganyan na siya. Ngayon, gaya ng ginagawa ko sa aking chicken inasal, ilalagay natin siya sa plastic para mas kulob yung timpla niya. Hindi na natin kailangan maganyan, magbaligtad-baligtad kada 2 oras. Dun kasi, siksik talaga. Nakaikot na yung pampalasa sa kanyang katawan. So, mas maganda po ibabad natin to overnight
para mas dumikit yung linamnam ng sangkap sa ating karne. So, ngayon kukuha lang ako ng plastic. Ipa-plastic muna natin itong ating manok. So, nakakuha na ako ng plastic. So, dinoble ko para hindi ito magusta talaga yung kanyang timpla. So, napakasimple lang. Kung napanood niyo yung ginawa ko sa aking chicken inasal, ganun din po ang pagbababad ko nito. So, ilagay lang natin dito sa loob. Ayan. Then, ilalagay natin dyan yung bong nito. Ayan. Ngayon kung makikita ninyo, di ba? Kapag naka-plastic siya, hindi mo na kailangan balik-balik ka rin. Yan o. Nakapalibot sa kanya yung timpla. So, balikan po natin to bukas para ating i-bake. Pwede po kayong gumamit ng turbo. May turbo kayo. Pwede nyo rin litsunin sa uling. So, depende sa nais ninyo. So, yan po. Ganyan ang magiging itsura niya. Then, ilagay nyo sa inyong chiller or freezer, ibabad nyo magdamag. Pero kung gusto nyo ng madalian, kahit 6 hours, 3 hours, pwede naman. Pero mas maganda kasi kapag magdamag, mas luot talaga. Kapag naluto, may kita ninyo, napakalinamnam. So ngayon, after magdamag natin, winarinate yung ating chicken hamonado. So ito na siya. Mukhang naruot na yung timpla sa ating manok. Ngayon tatanggalin natin to sa kanyang plastic at mag-start na tayo magpainit ng ating oven. So, i-bake po natin to sa ating oven gaya ng ginawa ko. Pinakita ko sa inyo kung paano magluto ng inasal. Pero kung wala kayong oven, pwede kayong gumamit ng turbo. O kaya pwede nyo siyang ihawin. So, tanggalin natin siya sa kanyang plastic. May tagalin na natin siya doon sa kanyang plastic. So, yan. May kita ninyo. Nag-dark na yung kanyang kulay. Nasisip niya na yung timpla ng ating hamonado sauce. So, gagamit ako ng tray. So, yan. Wala po kasi akong. Then, gagamit ako nitong ipapatong ko siya rito para dito tutulo sa tray yung kanyang katas. Then, saka ko ilalagay sa ating oven. Start natin siya. I-bake sa mahinang apoy muna. Sige, maganda po ito. Naluluto ng dahan-dahan. So, i-bake natin siya ng 150 ang init. Sige, ipatan natin siya. Tuloyin muna natin. Yung sauce po, huwag niyong itapon. Kasi magagamit po natin yan mamaya. Gagawin natin yung pinakasarsa niya mamaya. Para makikita ninyo. Napakalinam lang po ng inyong pork hamon, chicken hamonado. So, lalagay po natin dyan. Then, talian nyo lang po yung magkabilang hita niya para hindi bumuka. Ngayon, gumamit ako ng foil dahil hindi ko makita yung sinulid ko kung saan ko natabi. So, yan. Kuti-kuti nyo lang para ipanalikan yung
ito ay para-paraan lang din ulit. Then, itali po natin silang dalawa. Yung mga hita niya. So, yan. Para-paraan lang. Kailangan natin maging madiscarding ina. So, yan. Then, kalumbon nyo lang ng ganyan. May extra tali na. Hindi ko makita yung tali ko eh. So, yan. So, i-bake natin to sa ating oven. So, ganyan po yung magiging tsura niya. Yan. So, i-bake po natin to sa 150 Celsius muna. Ang init para maluto po siya ng dahan-dahan. Kailangan muna natin maluto yung loob bago natin taasan yung apoy para mag-golden brown naman yung kanyang labas. Mahirap po kasi yung nag-golden brown yung labas, hilaw pa pala yung loob. So, papasok na natin to sa ating oven na naka-preheated na ng 150 Celsius. So, yan po. I-bake natin siya ng 150 to 160 Celsius ang init. So, i-bake natin siya ng 30 minutes muna. Then, balikan natin siya after 30 minutes. Tingnan natin yung kanyang tsura. Then, papahiran natin siya ng konting oil. So, ngayon after 30 minutes, ganito na yung kanyang itsura. Nag-dry na siya. So, ang gagawin natin is papahiran natin o babrasan natin ng konting oil yung ibabaw ng kanyang balat. So, i-brush nyo lang ng ganyan. Then, ibabalik ulit natin to sa oven. Then, tataasan na natin yung ating init ng oven natin. Ng 170 to 180 Celsius. So, yan. Kailangan po natin brasan para maganda yung pagkakaluto ng kanyang balat. Ganda. So, yan. O kaya, mas maganda yung pang-marinade natin kanina, pwede nyo rin i-brush yun. Pero kasi yun ay gagawin kong sauce niya mamaya. Para pag naluto to, may pinakasarsa ang inyong homemade chicken jamonado. So, ibabalik natin siya sa oven. Then, tataasan nga po natin ng 170 to 180 Celsius. So, ngayon, pagkatapos ng another 20 minutes, so 50 minutes na natin siyang binibake, magiging ganito yung kulay niya. So, nakikita ninyo. So, yan. Puti natin. Napakaganda na ng kulay ng ating chicken jamonado. Ngayon, babaligtarin rin po natin. Kailangan maluto natin yung ilalim. So, babaligtarin rin po natin to. So, yan. Yung katas niya. Nakikita nyo, natapon yung katas niya. Pinakakatas ng ating baliktad natin siya. So, ngayon nabaliktad na natin siya. Kailangan naman nating maging golden brown yung kanyang likod. So, ibabalik natin siya ulit sa oven. Then, i-bake ulit natin. So, dapat po i-check niyo po yung inyong oven. Yung init ng inyong oven, hindi po pare-parehas. So, balikan natin siya mamaya. So, ngayon, habang niluluto natin sa ating oven yung ating chicken jamonado. So, sabi ko nga sa inyo kanina, gagawin nating sweet sauce. Palalaputin natin tong ating pinambabad kanina. So, ito yung kanyang pinagbabaran. So, meron akong nakasalang nakawali. So, lulutuin natin to dito ng katamtaman lang ang apoy. Hanggang sa magsakto lang na lumapot yung kanyang sauce. Then, ito yung ating ibubuhos sa kanya bago natin iserve sa inyong pamilya. Napakasarap nito dahil nandito yung linamnam ng ating chicken jamonado. So, lutuin lang po natin to. Haluin lang ng haluin.
So, hintayin lang natin itong kumulo. So, ngayon pag ganito, nakikita ninyo, kulong-kulo na siya. So, kumuha lang kayo ng isang kutsara, 1 tablespoon na cornstarch. O, kung wala kayo talagang mahanap, pwede naman yung harina. Then, tunawin nyo lang sa 2 tablespoon din na tubig. Then, ilagay lang natin dito. So, yan. Para lumapot lang siya ng konti. Then, pagtapos nito, okay na po ito. So, yan o, nakikita nyo. Saktong-sakto na yung lapot ng ating sauce para sa ating hamonado o ating chicken hamonado. So, pag ganito na po, pwede na pong patayin ang apoy at iset aside po natin to habang hinihintay natin maluto yung ating chicken hamonado. So, ngayon, check natin. Dapat ipaling-paling nyo po yung tray ng inyong manok para pantay ang luto ng inyong chicken hamonado. Then, ibalik ulit natin sa oven. So, ngayon, after ng another 20 minutes, so, ito na yung ating chicken hamonado. So, luto na siya. Pwede na natin siyang tanggalin sa oven at ready to serve na siya. So, ihalo na natin o ibubuso natin yung ginawa nating sauce kanina. So, ngayon ito na po ang ating finished product, ang ating homemade chicken hamonado. So, nakikita nyo, napakaganda ng pagkakaluto at napakabango. So, napakasimple lang, di ba yung pinakita ko sa inyo kung paano ko niluto yung kanyang sauce kanina. So, yan. Then, additional, mampaganda. So, pwede kayo mag-add ng pineapple slice. So, yan. Lagyan nyo lang ng salsa yung kanyang pinaka-ibabaw. Or gusto niya naman, i-separate nyo yung pinaka-sauce niya. So, yan. Then, maglagay tayo ng pineapple slice. Diba po, napakasimple lang nito at alam ko, magugustuhan ng inyong pamilya. Lalo na ngayon, palapit ang Kapaskuhan. At sa mga nagtatanong ng pang-isahang timpla, itry nyo na po itong aking recipe ng homemade chicken hamonado at siguradong magugustuhan ng inyong pamilya. Then, syempre, bago nyo kainin, tanggalin ninyo yung ating tinali o yung foil na ating tinali kanina. Shoutout ako sa mga mababait kong subscriber na laging nanonood, sumusuporta sa aking channel. So, shoutout kay Ma'am Irene Guerrero. Shoutout kay Ma'am G. Cortez. So, hello po sa inyo, Ma'am. Then, shoutout kay Sir Koy Duque. Shoutout kay Sir Dennis Mendiha at kay Ate Aida. Shoutout kay Ma'am Lilia. And shoutout din kay Ma'am Jeda Shane. Ito yung subscriber ko na laging nanonood. Nagsusubaybay sa mga reseping binabahagi ko. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. At sa mga bagong pasok lang sa aking channel, please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para updated kayo sa mga recipe pa na aking ibabahagi ngayong palapit ang Pasko at bagong taon. Marami pa kayong pwedeng ihanda na pasok sa inyong panlasa at pagkaing Pinoy na magugustuhan ng inyong pamilya. Again, maraming salamat po at sana nagustuhan nyo ang aking panibagong recipe na ibinahagi sa inyo. Kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. Paalam!